Good morning sa inyong lahat. So, ang videos na ito ay i-share ko sa mga bago pa lang nagsimula sa pagwa-wiring. Pero sa may alam na, pwede niyo naman itong i-share para malaman rin naman ang iba kung paano at alin ang bawat koneksyon ng mga wire na ito. Dahil sa iba pong mga accessory lights, lead lights, auxiliary lights, meron pong ibang mga wire na hindi magkaparehas ang kanilang kulay. Kaya ang una kong ginawa, di naman tayo expert sa pagwa-wiring, so gumamit muna ako ng 12 volts DC na battery para ma-check naman natin at ma-verify natin ng maayos kung alin ba rito yung negative at saka positive ng bawat wires ng ating mga accessory lights na ating mga motor. RS125 po ang engine na ito, yung sa XRM125 makikita nyo naman sa kanilang figure na SIM lang talaga sila. At dahil dito igulay naman ang lead lights na ito, so mga kamoto, susundan natin ang kanyang koneksyon sa kanyang wire. So dito naman tayo sa bandang kaliwa, itong hinawakan ko na kulay black, ito po yung negative wire ng ating lead light. At ito naman color white, ito po yung positive na ating dinugtong na galing din ng ating lead lights. At ito naman kanyang bracket, dyan namin nilagay sa may bandang ibaba ng cover ng air cleaner dahil kagustuhan po ito ng may-ari na dyan daw ikabit para maganda raw tingnan. Kung lagi? Ngayon lagi na ibutang? At ito namang red wire ng ating lead lights, ito po yung ating positive. Ito po yung pwede nating idirekta sa ating 12 volts DC na battery. Pero kung walang battery, pwede nyo naman itong i-tap sa rectifier regulator dahil siya kasi yung may hawak o siya yung nagko-control ng alternating current na galing pa po ng ating stator coil at ni-regulate niya ito upang baguhin niya ito upang gawing DC power na siya naman yung nagsusupply na papunta ng ating 12 volts DC battery. At make sure lang po sa pagkabit ng ating lead lights, siguraduhin nyo lang na hindi matanggal. At discardin nyo na lang na ma-safety yung mga wires ng ating Eagle Eye para hindi naman siya magalaw. At itest natin kung positive ba talaga itong color white. So umiilaw na yung sa likuran, nagbi-blinker siya. At dito naman tayo sa bandang kabila, dito sa Abante. Ating i-test kung iilaw ba. So ito na mga kamoto, umiilaw siya yung sa Abante. At dito naman tayo sa white wire, pagsamahin natin ito sa kulay red dahil ito po yung wire na papunta ng ating positive ng ating lead lights. At ito naman kadugtong niyang kulay green, ito naman yung ating idugtong papunta ng ating ignition. So discardin nyo na lang na maipasok, masikip kasi na papunta sa ignition at isuksok yung wire na papunta ng ating ignition. At kung nakikita niyo ang brown wire na ito, ito yung wire na ikinabit namin sa ignition dahil siya kasi yung kumukuha ng power supply na 12 volts DC na galing ng ating battery. Ito po yung positive wire natin na papunta rin ng lead lights para masupplyan niya ito. At balutin natin ito ng maayos ng ating electrical tip para iwas grounded yung ating mga wire. Ya, jamie buka lagi. Oh.
At itong lahat ng kulay black na wire na to, pagsamahin natin to dahil ito yung negative wire ng ating Eagle Eye LED lights. So mga kamuto, kung nakikita nyo itong yellow wire na to, naka body ground po yan. So ito po yung wire na papunta ng ating extra switch at saka ito namang kulay blue. Ito rin yung kadugtong ng ating kulay black na negative wire na galing ng ating Eagle Eye LED lights. Ito yung kulay blue na papunta rin ng ating extra switch. Para magkaroon ito ng auto power supply kapag nag-on-off tayo sa ating switch. At okay na ang lahat, kailangan na natin to step tie para maayos na rin yung lahat. So mga kamoto, hanggang dito na lang yung videos natin at sana may natutunan kayo sa aking kunting nalalaman. Ingat kayo sa inyong pagwawiring at huwag niyo rin kalimutan i-like, share and subscribe my channel. Maraming salamat sa inyong panonood at ako'y magpapaalam na.